So, ayun guys, mapapansin nyo rin na mga maamos yung ating mga pat kahit sila ay nakapatong. Gawa kasi yun guys ng patak ng ulan, tapos napupunta sila dyan. Ayan. Yun yung mga channel. So, mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And for today's video guys, aalamin natin kung ano yung kahalagahan sa paglalagay ng net katulad nito dun sa ating mga houseplant. So, mahalaga na meron tayong net dun sa ating mga plant collection natin, lalo na rin kung walang puno na ganito, para kapag tag-ulan katulad nito, mas malilesen niya yung direct na pagpatak ng ulan dun sa ating mga halaman. So, ngayon guys, mapapansin nyo na makulimlim kasi madilim pa rin po yung paligid. So, ngayon ay tatlong araw na nasunod-sunod yung pag-ulan dito sa amin. And, ngayon nakasingit tayo mag-vlog kasi kakatila pa lang ulit. So, mag-umpisa na tayo guys. So, ganyan lang guys, kalalaki yung butas nung net na naka lagay dito sa aming mga plant collection. And mapapansin nyo marami rin mga dahon kasi nandito tayo sa puno ng mangga and puno ng bangkal. So malaking tulong yan guys para dun sa ating mga halaman, lalo na kapag tag-ulan na katulad ngayon. Malaking tulong yan kasi nalilesen niya yung malaking patak ng ulan dun sa ating mga halaman. So ayan, mas magandang gamitin guys dun sa ating mga plant collection ay yung 70% na net kasi mas maliliit yung matanong net na yon kaysa dito. Yun kasi ay mas maliliit, mas mapapaliit pa nung net na yon yung patak ng ulan na pupunta dun sa ating halaman. Kaya yun yung mas magandang gamitin. So yung sa amin, ganyang kalalaki kasi yan lang yung available na net na meron dito sa amin. And okay lang din naman yun kasi meron nga tayong puno. So, ayan. Ano ba yung nangyayari kapag walang net yung ating mga halaman? So, katulad nito guys, ayan. Itong ating copper tone na Sansevieria, konti lang and mapapansin nyo na butas siya. Ayan. Kapag ganun ang nangyayari guys, kapag umuulan, walang nagpapalesen dun sa patak ng ulan sa kanila, mas nabubungkal yung soil. So, mapapansin nyo, mga labasa na yung ugat niya. And katulad din itong Siberia na yan, guys. Yan, nabubungkal din yung lupa niya dahil dun sa laki ng patak ng ulan. Katulad din itong ating, itong ating black cardinal na yan. So, mapapansin nyo, ang konti na din ng kaniyang soil kasi nga nabubungkal ng ulan. So mas maganda na maglalagay tayo ng net. Tapos ayan pa katulad nito. Tingnan nyo guys. Ayan. Bungkal na yung mga lupa niyan. Kaya kapag natumigil na yung ulan, maglalagay naman tayo ng soil. Ayan guys, oh. Kasi kapag hindi natin sila dinagdagan, mamamayat yung plants natin and babansot din po sila. So, yan. Tapos pala guys, kapag alam natin na tag-ulan na, yung mga halaman natin na nakatanim sa hindi well-draining soil or dun sa pure cocopeat, kailangan natin silang isilong kasi sila po ay malulunod sa tubig. So, katulad din ito. Ayan. Itong ating kakaripat lang na suksong jaipong. Tingnan nyo guys, yung tulo ng ulan. Nabubungkal talaga and nawawalan sila ng soil. So, yan. Buti na lang itong si watermelon ay hindi siya na hindi siya na overwater. Comment down below kayo guys kung ang watermelon ba ay love yung ulan. Kasi ito, ngayon pa lang ako nag-alaga ng watermelon and isa lang nga to. So, dito ko lang siya nilagay sa nauulanan. Pero after ng tatlong araw na pag-ulan, wala naman akong nakikitang panlalambot ng dahon niya. So, okay lang din siguro.
Tapos kanina, may nakita rin ako dito sa amin na, ayan, kung makikita nyo guys, wala na siyang halaman kasi tinanggal ko, malambot na siya and na ano siya, na overwater. Tingnan nyo guys yung klase ng soil nito. Ayan. Mas more on ano siya, lupa. Kaya hindi siya po pwede kapag tag-ulan na hindi isisilong kasi ma-overwater talaga sila and lalambot. So ayan no, panay lupa halo siya. Kaya kapag meron kayong mga aglonema na hindi nakatanim sa well-draining soil katulad ng ano, ng mga rice hull, so isisilong natin sila guys para hindi mamatay. So dito tayo. Tingnan nyo. Ito oh. Oh, yan. Ito guys ay sa labas na nitong ating net. Ayan. Dito nakalagay itong ating golden silum. Ayan guys, mapapansin nyo na labas na yung ugat niya. And kita nyo dito sa paligid na nabubungkal na yung kanyang mga soil. Kasi wala na siyang net. Hindi na siya sakop nung net. And malalaki yung patak ng ulan. So, ganyan. Kaya mas mabuti na meron tayong lagay na net or mas mabuti na isilong talaga natin sila. Ito pa, oh. Itong ating cobra fern. Yan. Kunti na din yung kanyang soil. Kaya sa susunod na araw, kapag hindi na tag-ulan, maglalagay naman tayo ng garden soil or magdadagdag tayo sa kanila ng soil. So, tapos dito, guys, oh. Kaya sinasabi ko sa inyo na maganda kapag tayo ay maglalagay ng halaman, kailangan ay may patungan. Kasi kapag walang patungan yan, pupuntahan at pupuntahan yan ng mga bulate. Yan yung ebidensya na pinuntahan na talaga siya ng bulate. Ayan. Tapos kita nyo guys, oh, nawawalan na ng mga soil yung aking mga halaman. Kaya sa mga susunod na araw, ireripat na natin sila. Sila po yung ano, string of heart, pero ano na siya, buhay na. Tapos, eto naman yung aking, ano, oh. Ang tawag dito? Nakalimutan ko. Ivy? Pink ivy? So, ayan. Oh, kita nyo po yan. Patak pala yan ng tubig, guys, na galing dito sa taas. So, yan. Yun yung mangyayari dun sa ating mga halaman kapag walang nakakasangga dun sa ulan na papatak sa kanila. Pagpatuloy ng patuloy yung pag-ulan, maaano po, mauubusan ng soil yung ating mga halaman. So, ayun guys, mapapansin nyo rin na mga maamos yung ating mga pot kahit sila ay nakalagay sa ano, kahit sila ay nakapatong. Gawa kasi yun guys ng patak ng ulan tapos napupunta sila dyan. Ayan. Yun yung mga soil na galing dun sa kanya-kanyang pot. Tapos tumatalsik din yung kapag pumatak yung ulan, tatalsik din siya dun sa ibang paso. Kaya ganyan po kaamos yung ibang paso namin. So ayun guys, nakita nyo na kung ano yung mga nangyayari dun sa halaman natin kapag walang nakakasangga dun sa direct na pagpatak ng ulan. Kaya ang mas maganda gamitin guys na ano, na net dun sa ating mga halaman ay yung 70%. Ang ibig sabihin nun guys, mas maliliit yung butas ng net kaysa dito sa aming gamit. So kaya naman ganito yung gamit namin nga kasi pansamantala lang din to. And itong kasing mga halaman na to, itong plant collection namin ay ililipat namin dun sa aming bahay. So pansamantala, dito muna sila sa ilalim ng puno and ito pa rin yung gamit naming net. So mas malalaki yung butas niya. Kaya ayun guys, kung kayo para maiwasan na maubusan ng lupa yung ating mga halaman, maglagay tayo ng net. Mas maganda nga yung sinabi ko kanina na 70%. And kung wala naman po kayong ganong 70% na klase ng net, kahit po ganito, basta meron lang po na pansangga dun sa direct na pagpatak ng ulan. So, ayun lamang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po. And hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na gagawin. Thank you for watching!